Bago pa man ang taong 1600s, nagkaroon ang mga Dominikanong misyonaryo sa bansang ito ng kanilang religious missions, partikular sa isang lugar na tinatawag na Kabuluan na sinasabing dating pangalan ng Pangasinan. Ang unang misyon ay tinawag na San Bartolome de Agno noong taong 1687 at ang pangalawang misyon naman ay sa karating lugar nitong tinawag na San Luis Beltran de Sinapog noong taong 1698. Ang simbahang ding ito ay nakaranas mo ng dalawang napakalakas na lindol. Una ay noong taong 1892 na nag-iwan ng crack sa sahig ng simbahan, ngunit sa kabuti ang palad ay nagagamit pa rin ito. Ngunit noong taong 1990, isang intensity 8 earthquake ang halos gumiba sa simbahan na halos hindi na magamit. Ngunit sa tulong ng mga Asingganyas, muli itong naipatayo noong October 10, 1993 na naging araw ng kapistahan ni San Luis Beltran. Sino nga ba si San Luis? San Luis ay kilala rin ng mga kabataan sa parokya sa tawag niya Best Friend dahil malapit ang mga ito sa kanya. Siya ay isang Dominikanong kasilang fraile mula Valencia, Spain na anak ni Juan Bertran at Juana Exarch. Ang kanyang ama ay kamag-anak ni St. Vincent Ferrer na parehong mga patron ng bayan ng Asingan. Sa murang edad ay ninais niya ng maging isang Dominikanong fraile. At noong August 26, 1953 ay dinamitan siya ng Dominican habit sa kabila ng pagpigil ng kanyang ama. Ang kanyang malambing at banayad na disposisyon ay ang naging dahilan upang mahalin siya ng mga taong kanyang nakakasalamuha. At noong taong 1547 ay naordinahan ito sa pagkapari ng kanilang arsobispo sa Valencia sa gulang na 11. At sa gulang na 15 ay natatan siya bilang maging Master of Novices na kung saan marami siyang nabigyan ng inspirasyon para magsilbi sa Panginoon. Sa kanyang misyon sa South America, sa kabila ng pagkakaiba ng lingguwahe ng mga tao sa lugar na ito, ay libo-libong Kristiyano ang kanyang napalipat mula sa kabi-kabilang pananampalataya. Sa kadahilan ng ito ay sinasabing meron siyang gift of tongue mula sa Panginoon dahil sa naipahayag niya ang kanyang misyon ng hindi pinag-aaralan ang anumang lingguwahe ng mga ito. Ang mga katutubo sa lugar ay nabighani sa kanyang pagtuturo, ngunit hindi lahat ay natuwa rito. Kabilang na ang isang paring nagpamalas ng inggit at puot kay San Luis. Sa gitna ng kanyang pagdaraos ng misa ay lihim na nilagyan ng paring ito ng lason ang kanyang kalis at ng kanya na itong dinadasalan ay nagsilabasan ng mga ahas na naglabas ng tunay na laman ng kanyang sanang iinumin. Isa pang himala sa tangkang pagpatay sa kanya noong sanay siya'y babarilin ay naging crucifix ang ginamit na baril, dahilan upang hindi muling matagumpay ang tangkang pagpaslang sa kanya. Hindi naging madali ang dalawang huling taon ng pamumuhay ni San Luis. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Namatay siya noong October 9, 1581 at binatipay ni Pope Paul V noong 1608 at nakanonize naman ni Clement X noong 1671. Sana nakilala niyo si Best Friend San Luis at magkita-kita muli tayo sa susunod na Kamustahan Galakbay series. Paalam!